Guys, welcome back to my YouTube channel. So, yan guys, sorry ha, medyo nawalan tayo ng pang-upload sa aking channel. So, sa mga nagdaang araw, nagkaroon tayo na hindi naman sabing major problem. Naging conflict lang, tsaka pinagpahinga ko lang yung isip ko, pati yung puso ko. So, ayan, pagpasensyahan nyo na guys. So, sa ngayon, so, kailangan kong magminsahe, kailangan ko naman ipaabot kung ano yung kailangan kong iparating. So, meron lang akong minsahe doon sa taong naging dahilan ng lahat. Pagpasensyahan nyo na kung bakit nangyari yung ano. So, sana, maintindihan nung makakapanood tsaka mapapakinggan din yung side ko. Para sa taong nagpatibay sa akin at dumurog ng puso ko at pagkatao ko, salamat kasi di mo ako pinili. Sobra akong nagpapasalamat. Salamat at naging harsh ka sa akin. Sa kung anong mga nasasabi mo, lahat naman tinatanggap ko na yun. So, kaya pinipilit ko wala na akong maisagot sa mga katanungan mo, sa mga binabato mo sa akin. Ngayon, malaya ka na gawin ang mga naging gusto mong gawin. Malaya ka na gawin ang mga naging kasinungalingan mo at malaya na din ako tuklasin pa ang aking sarili. Salamat sa sakit na pinaramdam at binigay mo. Mga sama ng loob, hinanakit, na sobra kong kinimkin. Salamat sa sakit na pinaramdam at binigay mo. Salamat sa pangyayari na hanggang sa sinapit mo, na sinapit mo na puro kasinungalingan pa din. Salamat dahil dyan pinatatag mo ako. Salamat sa mga luhang tumulo dahil sa'yo at dahil doon. Nalaman ko na kung ano yung kapasidad at nalaman ko kung paano magmahal ng totoo. At magmahal ng todo. In spite sa mga sakit na binigay mo sa akin, sobra kong tinangkap yun at inintindi ko. Pero wala eh. Siguro ganun lang talaga. Salamat sa mga pagsisinungaling na naging dahilan para di mo ko siguro isang paraan na kaya nagsinungaling ka kasi paraan na para hindi mo ako masaktan. Yun nga lang mali. Sa maling paraan. Kasi kung sinabi mo lang di naman kasi sana, kaya naman natin intindihin, di ba? Pero ano, mas lalo mo lang ako sinaktan. Mas pinatalino mo ko sa mga kasinungalingang ginawa mo. Salamat sa maraming taon na ating pinagsamahan. Buong akala ko talaga magiging sapat na lahat. Hindi pa pala. Sabagay, una pa lang naman, alam na natin pareho kung saan patutungo. Yun nga lang, natapos ng di maganda.
Pero sabi ko nga, salamat. Dahil sa kabila ng lahat, mahalaga, pinatatag ako ng taon ng ating pinagsamahan. Hindi naman ako ang naging parte ng buhay mo sa ngayon. Hindi man ako naging parte ng kasiyahan mo sa ngayon at ng mundo mo ngayon. Sobra ko pa rin pinapasalamat sa iyo yun. Sana okay ka lang. Kasi alam ko naman okay kay kasi malakas ka. Matatag ka. Iba ka sa lahat. Gusto kong malungkot pero hindi na kailangan eh. Tinanggap ko na lang ang lahat. Sobra kong tinanggap ang lahat. Hiling ko pa din naman na maging maayos ka. At kung sakali, maging maligaya ka sa piling na kung sino ang gusto ko manghinayang, pero bakit ko panghihinayangan ang mga nangyari na para naman sa akin, ginawa ko naman ang lahat eh. So, wala. Sobrang nadurog lang. Durog na durog as in sa mga sinasabi mo. Pero, tanggap ko na eh. Natanggap ko na talaga siya. Oo, nakakalungkot, nasasaktan pa din, masakit. Pero, sabi ko, sa tagal ba naman, sa mga pinagdaanan natin, sa paulit-ulit kong sinasabi, wala eh, ganun lang. Isa ganun lang ako, kung ano may yung effort na nagawa ko na naging wala din lang sa'yo. Wala eh, nasasaktan din naman ako sa ganung paraan. Pero alam ko, hindi ka na important ko sa mga naipakita ko. Kaya ganun. Sabi ko nga, acceptance. So, in-apply ko na sa sarili ko yun. Yung totoo talaga. Kasi, dati diba, sinasabi naman natin, pero wala eh. Sa ngayon, iniisip ko din naman ng lahat. Sana okay ka lang. Kasi ako, magiging okay ako. Iniisip ko na lang yung anak ko. Gumagawa ako ng paraan para hindi naman ako magmukhang mahirap din naman kasing sabihin kasi alam kong nakikita mo okay ako. Yun lang kasi ang tingin ko na okay ako, pero sobra din ang hirap na pinagdaanan ko. Gusto kong umiyak kagaya ng dati, pero wala nang puwang kasi napuno na. Kumbaga, andyan pa yung sakit, pero ang nasa puso ko, bakit kailangan kong pagtambayan ang kung ano man yung sakit na nararamdaman ko. Kasi hindi naman dapat eh. Lahat naman tayo may karapatan na maging banayad lang, hindi man perpekto, hindi man lubos tayo na maging okay, pero syempre gusto natin na bawat araw okay lang yung takbo, okay lang lumipas ang araw na okay tayo. So yun po naman kaya mong lahat.
So, nasa sa'yo na din lang kung ano yung mga gusto mo, kung ano na nasasabi mo sa akin. Ako, hinahayaan ko na lang kasi alam ko naman kung ano. Alam ko naman kung ano talaga ang... Mahirap kasi i-explain pa eh, kasi puno na. Sabi ko nga, tinanggap ko na lang. So, sorry kung sa mga sabi mo ngang effort mo, pinaghirapan mo. Sorry kung hindi ko rin maintindihan eh. Kung mga bagay na naibigay mo, naiwala ko. Hindi ko naman sinasadyang gano'n. Ayokong magsalita pa ng kung ano-ano. Basta ako, kung may pinagsisihin man ako, yun yung inayaan ko. Gawin mo yung mga bagay na naisusumbat mo na sa akin. Yun lang ang pinagsisihin ko. Hindi na kasi maibabalik eh. Pero tinanggap ko na yun. Sobra kong tinanggap. Kaya, thank you. Thank you sa ganung pamamaraan mo. Kasi, kung hindi doon, siguro, hindi ako naging ganito ka katatag. Hindi ako naging ganito ka tapang harapin yung kung anong nangyayari. Minsan kasi sa buhay natin eh, kala natin, okay na. Pero hindi eh. Huwag tayo kasi magpakakampante pala sa kung ano. So, at least kahit pa paano meron akong... Siyempre, lahat tayo may natutunan. Thankful na lang sa lahat ng mga nangyayari. Basta thank you. Thank you sa lahat. Sorry sa mga nagdaang araw. Medyo ano tayo. Nasa punto ng hindi tayo okay. So sa mga makakapanood nito, sa maririnig yung na-share ko, hindi man siya buo, hindi man siya detalyado. Sana ano, may mapagkunan kayo ng kunting tips lang kung paano dalhin. Kasi ako, una nahirapan ako. Parang gusto kong ma-depress, na pumunta sa kung ano. Basta. So, yan guys. Thank you. Labangan.